Kawasaki Z900 2023 SE Edition. Cold start. All stock. So, tatanggalin natin yung bread box. Tingnan natin mamaya yung puno. Okay, so nagtanggal ako ng plastic dito. So, meron siyang dalawa. Isa dito, tapos dalawang clip lang. Tatakin mo lang siya daan-daan. Tapos meron dito ang isa. Hindi siya hinahata, guys. Papunta siya sa side. Okay, mamasira yung plastic din yun. Tapos tanggal na ako ng headers, malawag na rito, tatanggalin ko. Meron na lang ako isa rito sa ilalim, sa gitna, yung support. Kung natanggal ko, matatanggal ko na yung headers. Okay, so ito na yung headers, no? Natanggal ko na siya. Okay, so ito na, bread box delete, magpuputol tayo. So yun yung tubo niya. So basically, puputulin natin dito sa may welding. Alright? Pakita ko sa inyo ulit mamaya. Okay, so mag-start na ako mag-grind. Diyan, pag ganito. Alright, finish! Okay, so nakalimutan ko na pakita. Medyo napagod ako. So basically, kinabit ko lang yung headers, no? Tapos yung sensor doon. Tapos ito na yung middling pipe. Kinabit ko siya dyan. Tapos ganyan ang magiging forma. Pabalik nyo lang lahat. Kung ano yung mga tinanggal nyo, pabalik nyo lang lahat. Okay? Alright, so ito na yung finished product. Okay, pagka kinabit mo siya, be careful, huwag mo agad ikpital, luwagan mo muna, tapos para may adjustment ka. The thing is, itong shield na to, konektado siya sa pipe, sa muffler, konektado dun sa tubo na kinabit mo. So, kapag ka masyadong malayo yung tubo, hindi siya magmamatch. So, kailangan i-align mo muna to para hindi ka mahirapan after. Yan, extra tip yon. So, yan, 2023, middling pipe. Kawasaki Z900 SE. I-sound check natin. Firing the midlink stock exhaust. Currently running 325 auto. Right? There you go. The Kawasaki Z900 SE middling pipe. Thanks, guys.